Good day, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Germamita, your science teacher. Today, my topic is about electron configuration. So, ano nga ba yung electron configuration? On our previous discussion, we learned that an atom has subatomic particles. And one of the particles of atom is what we call the electrons. Electrons carries negative charge at siya yung nasa labas ng nucleus. Okay, just to give you a clear picture, ano yung sinasabi kong pwesto kung saan makikita ang electron? We are using a model of the solar system just to give us an idea ano nga ba yung tinatawag nating lugar kung saan makikita ang electrons. Similar to the solar system, meron tayong tinatawag na central portion. Siya yung nasa gitna, which is the nucleus. And we all know that within the nucleus, there are two particles, subatomic particles. One is the proton that carries positive charge, while the neutron has no charge. And the electrons, which carries negative charge. Now, these electrons are located outside the nucleus. Okay, siya yung nasa labas. So, just like the solar system, siya yung mga nandun sa orbits. Okay? Ito yung mga pathway ng ating mga planets. So, ang electrons, ganun din. Okay, it stays on its shell, on its energy level. And then, we also know that each level has a maximum number of electrons it can only carry. Okay, next. Electron configuration is a systematic way of distributing electrons in energy levels and particular orbitals of the atom. So specifically, it describes the location of each electron. Saan ba talaga siya nakapwesto? Now, on this portion, you can see that there are some numbers which represents the specific energy level and the specific sublevels as well as the orbitals of an atom wherein electrons are located. Now, they are arranged increasingly. And how do we write this? Or how do we do or how we go? How do we go with this electron configuration? Paano natin isinusulat? There are steps in writing the electron configuration of an element. So let's do the first step. Okay, step one. We have to determine the atomic number of the given element. So, alam naman natin na saan natin kukunin ang atomic number. So using the modern periodic table, doon natin makikita ang atomic number wherein it is usually written either on the upper right-hand corner or sometimes there are some version of the periodic table wherein it is written on the upper left corner. Okay? Now, it is a whole number. And we all know that the number of that the atomic number is equal to the number of protons and also equal to the number of electrons. Okay, so we have the symbol of the element and then at the bottom is our atomic mass. Okay, next. So, eto na yung periodic table natin. Okay, para makuha mo ang atomic number, tingnan mo lang yung mga number na nandun. Either on the upper right or upper left or sometimes in the middle. In this case, it is in the middle. Okay, in the middle top portion of the element. Okay, next. Step 2. Okay. Use the electron configuration mnemonic device. Okay, meron tayong gagamitin na mnemonic device para hindi tayo maligaw. Okay. So, using the mnemonic device, meron tong representation ng arranged sublevels. Okay? Tapos, kung medyo nalilito kayo, pwede naman ng ganito, may kopya kayo na naka-horizontal. So, saan ang galing to? Dito din. So, let us try.
So, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ito yung energy level niya. Okay, this is the principal quantum number or represented by small n. While S, P, D, F are sublevels. Okay, so, tingnan niyo yung arrow. Okay, 1S, 2S, and then 2P, 3S. Susundan lang natin yung arrow. 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 6F, 7D, and 7F. So, tingnan nyo kung saan kayo madadalian. You can use this mnemonic device or po pwede nyo naman din siyang isulat ng horizontal as long as sinusunod nyo yung tamang arrangement. Okay, so that is step number 2. You have to use the mnemonic device. Okay, next. Step 3 is to apply the 3 rules or the principles in writing electron configuration. We need to consider the 3 principles bago natin isulat ang electron configuration ng isang element. So, ano nga ba itong tatlong principle na dapat nating consider? Okay, the first principle or the first rule is what we call the Aufbau principle. It is a German word. Yung Aufbau is a German word means build up. Okay? In this principle, sinasabi niya that the electrons must first fill the first orbital of the lowest energy level until any added electrons occupy the available orbital of higher energy level. So, sa pag-build up, magsisimula ka lagi sa pinaka-mababang energy level. Punuin mo muna yung first orbital ng may pinaka-mababang energy level bago ka makarating sa taas. Okay, kumbaga sa an analogy in our life, we have to start from the lowest and then we have to make some effort just to reach the top. So, ganun lang yung Aufbau principle. Okay, next. So, in an Aufbau principle, sabi natin, we have to start with the lowest energy level. So, in this case, ang lowest energy level natin, definitely, yung 1. So, pila po muna natin si 1S. Pag napuno na si 1S, let's go to the next level. So, 2S. Now, kung napuno na natin si 2S, let's go to the 3rd. To the 4th, to the 5th, to the 6th, to the 7th. So, from lowest energy level to the highest energy level. Okay? Next, second principle, the Pauli's exclusion principle. So, according to this principle, no more than 2 electrons in an atom can occupy an orbital. The pair of electrons must spin in opposite direction. Okay, sabi niya, sa isang orbital daw, ang maximum electrons lang each or per orbital ay 2 lang. 2 electrons only. Okay? Ang po pwedeng mag-occupy sa isang orbital. Pero itong isang pares ng electrons must spin in opposite direction. So, kung ang first spin ay pataas, yung second ay pababa. Okay? So, sabi natin, bawat orbital, 2 lang ang po pwede niyang ilagay. And it must have opposite direction. So, sa Pauli's exclusion principle, so, titignan natin. Diba sabi natin may sublevel? Now, we have sublevels such as S, P, D, and F. Okay.
Sa bawat sublevel, may maximum number of electrons na po pwede niyang dalhin. So, sa S, number of electrons ay 2. Sa P, po pwede siyang magkarga hanggang 6. D, up to 10. And F, up to 14. So, these are the number of electrons per sublevel. So, ano naman yung orbital? Ang orbital naman, ako ang ginagamit kong analogy, parang ano to eh. Yung energy level, parang avenue yan, o kaya street. Okay? Tapos, itong sublevel, ito yung bahay. Tapos, yung number of orbital, o yung orbital, siya naman yung pinaka-kwarto. So, specifically, yung orbital, nandyan yung electrons. So, uulitin ko. We have 4 sublevel, S, P, D, F. Now, each sublevel, meron lang siyang maximum capacity of electrons. Always remember that S has a maximum number of electrons of 2. P, 6, D, 10, F, 14. And now, each sublevel has its orbital. So, paano malalaman ang number of orbitals? Basing on the sublevel, basing on the number of electrons per sublevel, so, i-divide mo lang siya sa 2. Why 2? Kasi di ba sabi natin, using the Pauli's exclusion principle, one orbital is equal to one pair of electrons. Maximum yan. So, 2 divided by 2 is 1. 6 divided by 2 is 3. 10 divided by 2, 5. And 14 divided by 2, 7. Okay, clear. So, tingnan natin sa hydrogen. Si hydrogen ay may isang electron. So, pag inilagay mo ang kanyang spin, isa lang, pataas lang. Okay? And then, how about helium? We have 2 electrons. So, following the outbow principle, mag-start daw sa pinaka-lowest. Eh, natural, pinaka-lowest na kasi dadalawa lang naman eh. So, 1. Sabi natin, ha, Pauli's exclusion principle, each orbital has a pair of electrons and it must spin in opposite direction. So, the first spin is going upward, okay? And then the second spin is downward. So, that is the second principle. Third, okay, the third principle is the Hund's rule. In a set of orbitals, electrons occupy orbitals of equal energy until all orbitals contains one electron with parallel spin. Okay. So, paano natin ipapaliwanag ang Hund's rule? So, sa Hund's rule, ito yun. So, let us take, for example, si fluorine. Fluorine has an atomic number of 9. So, following the 3 principles, let us start with outbound, followed by Pauli's, and third is the Hund's rule. So, sabi natin, sa outbound, okay, building up, mag-start sa pinaka-lowest, so ang lowest natin ay 1. Tapos, sinabi sa Pauli's, kailangan ang maximum ay 2. Ito lang ang kaya dalhin ng bawat orbital. So, dahil ang sublevel niya ay S, ibig sabihin ng orbital ni S ay isa lang. So, 1, S, 2. Okay. So, spin up, spin down. Complete. 2S2. Okay. Spin up, spin down. Complete. Okay. 2P5. Bakit 5 ang sinulat ko? So, pag gumagawa ka ng electron configuration, ang titignan mo palagi yung number na nandito, yung superscript niya.
So, kinakailangan alisto kang mag-add ng superscript number. Dapat yung nandito, yung total nito ay parehas ng atomic number mo. So, kung ang atomic number ni fluorine ay 9, dapat ang total nito ay 9. Okay? So, 2 plus 2 is 4 plus 5, 9. So, paano naman natin isusulat si 2P5? Diba sabi nga kanina ni Paulis, dapat ang spin niya ay magkaiba o in opposite direction. So, spin 1, 1, 2, 3. Okay? Bakit hindi ko pinapartneran agad? Kasi according to the Hund's rule, dapat iaano mo muna. I-distribute mo muna yung electrons in the first direction. So, 1 up, 1 up, 1 up. Okay, so that is 1, 2, 3. Eh, 5 to. So, yung pang-apat, pababa na. Yung pang-lima, pababa na. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Equal na sila. Okay. So, pansinin nyo, yung last part niya, yun sa highest level. So, among this energy level, obvious na ang highest energy level ay 2. Ang lowest ay 1. So, tingnan mo palagi sa highest energy level, tingnan mo yung huli. Okay? Pag merong presence ng unpaired electron, when we say unpaired, wala siyang partner, walang kasama. So, unpaired electron, meaning to say, itong element na to ay paramagnetic. When we say paramagnetic, it is attracted to the presence of magnetic field. Okay? Ulitin ko ah. Para maging paramagnetic, kinakailangan yung sa last o yung sa highest energy level. Okay? Pag meron kang nakita na unpaired electron, presence of unpaired electron such as this, wala siyang kapartner, paramagnetic siya. Okay, how about the other kind? So, si neon naman. Si neon ay may 10 electrons. Ang atomic number niya ay 10. So, pagka ginawa natin ang electron configuration ni neon, parehas din ng procedure. Gagamit din tayo ng mnemonic device. Okay? Iko-consider din natin yung three principles. So, sabi sa outbow, simula sa pinakamababang energy level, so 1, followed by the next, the higher energy level, which is 2. Eh, dadalawa lang naman sila. So, you start from 1. Okay? So, S has a maximum number of electrons of 2. So, sa S orbital na may isang orbital lang S, dalawang electrons lang daw. So, 1 up, 1 down. Okay, 2S2. 1 up, 1 down. Okay. 2P6. 1 up, 1 up, 1 up. Pag okay na, saka mo ibabalik yung isa, yung kapartner. Kasi 1 up, 1 up, 1 up. So, 1, 2, 3. Eh, 6 to. So, ang 4, pabaliktad na. 1 down, 1 down, 1 down. Hindi mo po pwedeng partneran siya agad hanggat hindi mo pa nadidistribute itong electrode mo going up. Okay? Kinakailangan 1 up, 1 up, 1 up. Okay, taas, taas, taas. Tapos, pag okay na, saka mo babalikan. Since 6 to, so 1, 2, 3, 4, down, 5, down, 6, down. So, notice that the highest energy level has a presence of paired electron. Okay, may pares na, may partner na siya. So, pag ang isang electron configuration, ang isang element, doon sa highest energy level niya ay merong paired electron,
hindi na paramagnetic ang tao sa kanya. Siya na ngayon ay diamagnetic. When we say diamagnetic, it is not attracted with the presence of magnetic field. Wala siyang pakialam kahit may magnetic field pa siya, hindi siya apektado. Okay? Next. So, pwede na tayo ngayon magsulat ng electron configuration. So, meron tayong mnemonic device at pwede na nating gawin. So, using the mnemonic device, sabi natin 1S, tapos nandun din dapat yung nakikita din natin yung number of electrons. So in this example, 1s2. So, ano ba ibig sabihin ng 1, itong number na to? Ito yung period number. Okay, kung nasa period 1 siya, dapat 1 to. Okay, kung nasa period 3, dapat 3 to. So, kung ano yung number ng period, kung ano yung number ng energy level, yun din yung number na nandito. If the energy level is 4, it should be 4. If the energy level is 7, it should be 7. Okay, how about S? S is sublevel. Okay? This is the main energy level. This is the sublevel. And S sublevel, we have 4, the SPDF. Tapos tong superscript na to, ito yung tinatawag nating valence electron. Okay? Itong superscript na to, siya yung valence electron. Okay. Ito yung makikita mong number sa bawat orbital. Sabi natin, di ba? In one orbital, it is equivalent to one pair of electrons. Hanggang dalawa lang bawat orbital. Kung merong pangatlo, hindi mo na siya po pwedeng ilagay dito. You have to go to the next level. Okay, so, balikan natin yung sublevel. We have 4 kinds. We have 4 sublevel. We have the S, which is sharp, P, principal, D, diffuse, and F, fundamental. Okay, so, maximum number of electrons per sublevel. Si S ay merong hanggang 2, si P ay 6, si D ay 10, at si F ay 14. Okay, main energy level 1, ang sublevel niya ay hanggang S lang. So, kung ang sublevel niya ay hanggang S lang, ang maximum number of electrons ay 2 lang. Okay? So, ang orbital niya, ibig sabihin, 1. For the second energy level, ang sublevel na po pwede ay SP. So, kung si S ay 2 plus si P ay 6, so 2 plus 6 is 8. Sa third level, ang sublevel, SPD. So, if S is 2, P is 6, D is 10, so i-add mo yung tatlo, so maximum number of electrons ay 18. Same with N4, SPDF, so S is 2, P is 6, D 10, and F 14. So 2 plus 6, 8 plus 10, 18 plus 14, 32. So ito yung ano niya, ito na yung table niya. Next, sa periodic table, saan ba makikita yung mga elements na papatak sa bawat block? Okay, the first and the second group, group 1A and group 2A, is the S block. Itong transition element yung nasa gitna ay D block, while this portion is the P block, and the transition elements na yung mga lanthanide series at yung actinide series, ito ngayon yung F block. Next, ito yung mnemonic device na sinasabi natin kanina, yung second step. We have to use the mnemonic device properly. Hindi po pwedeng kahit saan mo gustong ilagay. Dapat susundin mo kung paano siya nagkakasunod-sunod.
So, according to the outbow, lagi ka magsisimula sa pinakamababang energy level. So, we are going to start with the lowest energy level, which is 1. Tapos, pataas. So, you can use this way or ito, horizontal pahiga. Okay, let us try. So, let's try showing the electron configuration of calcium. Okay, calcium has an atomic number of 20. Okay, so kung 20 to, using the mnemonic device, kinakailangan susundin lang natin yung kanyang level. Using the three principles, we have to distribute the electrons. Kinakailangan, i-consider mo yung maximum number of electrons per sublevel. Okay. So, 1s, 2. 2s, 2. 2p, 6. Okay. Para hindi ka magkamali, dapat alisto ka sa pag-add. Dapat galingan mong mag-add. Kasi pag sumobra yan, may mali ka kagad. O kaya naman, kung halimbawa, sabi natin, maximum number of electrons ni S ay 2, tapos bigla ka naglagay ng 1s3, mali ka na agad. So hanggang tula, tandaan mo, pag S, wala ka makikita na sublevel na S, tapos ibang number to. Dapat hanggang tula lang si S. Okay, si P hanggang 6 lang. Si D hanggang 10, si F hanggang 14. Yung sobra, next level na, next sublevel. So 1s2, 2s2. 'Di ba? Using the three principle, po pwede ba ako maglagay ng 1s1 tapos maglalagay ako agad dito? Hindi po pwede. Kinakailangan punuin mo muna 'to. Pag napuno na 'to, saka ka pumunta sa susunod. So, hindi po pwedeng 1s1 tapos 2s2. So, we have to fill this first, 1s2, 2s2, 2p6. So, 2 plus 2 is 4 plus 6 is 10. E ang hinahabol natin ay 20. So, we have to continue, 3s2, 3p6. So, ilan na? 2 plus 2, 4 plus 6, 10. Plus 2, 12. Plus 6, 18. So, dalawa na lang ang kulang para maging 20. So, go to the next sub-level. So, 4s2. So, obvious, ang outer electrons niya ay may dalawang electrons. So, ito ngayon yung valence electrons niya. 2. Okay. Ito ngayon yung electron configuration. So, there are two ways how to get the valence electron. One is by looking at the group number sa periodic table or gawin mo yung electron configuration. Yung outer, okay? Yung outer shell, tignan mo kung ilan ang electrons na nandun sa pinakalabas. So, in this case, 2. Okay? So, 4s2, ibig sabihin, ang main energy level ay 4. Pumatak siya sa sublevel na S. At ang maximum number ay, of electrons ay 2. Okay, next. So, i-apply natin yung three principle dun sa calcium. Okay, 1s2. 1 up, 1 down. Complete. So, nasunod ba natin si Hans rule? Tama, nagsimula tayo sa pinakamababa na energy level, lowest energy level, which is 1. So, since kompleto na si 1s2, we'll go to the next. Okay, 2s2, 1 up, 1 down. 2p6, di ba ang orbital ni p ay 3? So, 1, 2, 3, 3 orbitals. So, let us distribute 2p6. 1 up, 1 up, 1 up. Tapos, balikan mo. 1 down, 1 down, 1 down. So, 2p6.
Huwag kang magmadali na ipares mo agad yan. Dapat taas, taas, taas. Tapos saka ka babalik, baba, baba, baba. Okay, so uulitin ko. Dapat galingan mo mag-add. 2 plus 2 plus 6 is 10. Ang hinahabol mo ay 20. So, kulang pa ng 10. So, let us continue. Gumagamit tayo ng mnemonic device, ha? Yung kanina pinakita natin. So, next to 2P6 is 3S. Okay, 3S2. So, since this is 2, 1 up, 1 down. Next, 3P6. Taas, taas, taas. Baba, baba, baba. So, 3P6. So, 18. And the last is 4S2. Taas, baba. Okay? So, yung pinakamataas na energy level ay 4. Okay? Ang sub-level ay S. Ang maximum ay electrons ay 2. So, ang valence electron niya ay 2. Okay. Now, you will notice that on the highest energy level, there is a presence of paired electrons. Since it is a paired electron, meaning to say, calcium is a diamagnetic. Ibig sabihin, wala siyang pakialam kahit meron pang magnetic field. Hindi siya attracted sa magnetic field. Okay, clear yun, ha? Okay, next. Another example. How about the electron configuration of sodium? Okay, upon checking the periodic table, ang atomic number ni sodium ay 11. Okay, using the mnemonic device, we have to plot. So, 1s2, 2s2, 2p6, so 2 plus 2 is 4 plus 6 is 10. E 11 to, so kulang pa ng isa. Go to the next, 3s1. So, in this case, valence electron niya ni sodium ay 1. Okay, next. So, let us apply the three principles. Para kay sodium na may 11 electrons, so, 1s2, taas, baba. 2s2, taas, baba. Okay, 2p6, up, up, up. Okay, saka mababalikan in opposite direction, down, down, down. So, 2p6. E 11 to, 2 plus 2 plus 6, 10 pa lang, kulang pa na isa. So, go to the next, 3s1. E 1 lang to, kaya isa lang to. Going up. Okay? So, in this element, ang highest energy level niya ay 3, ang sub-level ay S, at ang electron ay isa na lang. So, ang valence electron niya ay 1. Now, looking at this, makikita natin yung highest energy level niya ay merong unpaired electron. Meaning to say, sodium is paramagnetic. When we say paramagnetic, it is attracted to magnetic field. Okay, so that's all. Ganun lang kasimple. Ngayon, napakadali na para pag sinabi ni teacher, oh, gawin mo yung electron configuration nito. Oh, madali na. Basta you have to consider the three principles para hindi ka magkakamali. And you should have a copy of the mnemonic device. Dapat sunod-sunod. Hindi mo pwedeng pagpalit-palitin. And another thing to consider is dapat alam mo yung maximum number of electrons per sublevel. Sabi natin, for every one orbital, it contains only a pair of electrons. So, a maximum of 2 electrons. In distributing the electrons, dapat nakikita natin yung isang filled orbital may opposite spin, one up, one down. Pero kung nandun siya sa P sublevel, nasa D sublevel at nasa F sublevel, so bago mo partneran ng opposite, kinakailangan unahin mo muna yung pataas. Okay? So in the case of 5, so 1, 2, 3, taas, 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 so kulang pa ng dalawa,
yung pang-apat na baliktad na 4-5. Okay. Okay, I hope meron tayong natutunan for today at madali na para sa atin ngayon ang electron configuration. So, as usual, in this portion, we have to consider our own planet, our dear planet. So, I am always challenging you to do your share in saving our planet. Okay, kahit maliit na bagay yan, pero pag lahat tayo gumagawa ng paraan para ma-save ang ating Mother Earth, okay, one day, maalwan para sa lahat. Kasi iisa na lang to, wala tayo ibang matitirhan at walang gagawa nito, kundi tayo din. Okay. Mabuhay tayong lahat at sana naman ay na liwanagan na kayo kung ano yung electron configuration. Hindi dapat katakutan kasi simple lang, basta sinusunod lang natin yung mga factors, yung mga rules, yung mga principle kung paano kinagawa yon. Okay, thank you so much. Okay, if you like my video, you can share it, and those who are not yet a subscriber, you can subscribe it. Thank you so much. Mabuhay tayong lahat. Mag-ingat tayo lahat at lagi natin tatandaan na mas masarap pa rin mabuhay. Thank you so much. Have a great day.